Sa mapagpalang hapon po sa inyong lahat, ito po si Father Randy Dezos ang inyong kalakbay sa pagtugon at narito na naman po tayo sa isa na namang pagbabahaginan patungkol sa kwento ng bukasyon. Magpalang araw po, ito po si Earl Tan, ang inyong pong kalakbay sa pagtugon. Magpalang araw po, ito po si Carlo Manaloa ng inyong kalakbay sa pagtugon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa online usapang bukasyon. At sa ating pong pagbabahaginan ngayong hapon ay meron po tayong isang makakasamang pari at mamaya po ay akin siyang ipapakilala sa inyo. At upang simula ng ating bahaginan sa hapon na ito, ang ating kapatid na si Brother Earl ay mangunguna sa isang pambungad na panalangin na susundan ng pagbasa ng salita ng Diyos ng ating kasamahang si Carlo. Maglaan po tayo ng sandaling katahimikan at atin pong ilagay ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon, naniniwala kaming kasakasama ka namin ngayon na kami ay iyong nakikita, na kami iyong naririnig. Pinasasalamatan ka namin sa pagkakataong ito na kami ay tinatawag mo upang mapagnilayan at mapag-usapan ang bukasyong iyong kaloob. Mangusap ka sa aming kwentuhan pagkat naniniwala kaming ang kwento ng bawat isa ay isang sakramento, isang tanda ng iyong pag-ibig sa aming lahat. Ikaw na nagmamahal sa amin, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Pagbasa mula sa unang aklat ni Propeta Samuel. Sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitaing galing sa kanya. Malabo na noon ang mga mata ni Eli. Minsan natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa santuwaryo kung saan naroon din ang kaba ng tipan. Bago magmadaling araw at may sindibang ilawan sa santuwaryo, siya'y tinawag ni Yahweh. Samuel, Samuel. Narito po ako, sagot niya. Patakos siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag. Matulog ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Subalit tinawag siyang muli ni Yahweh. Samuel. Bumangon siya, lumapit muli kay Eli at nagtanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, matulog ka na. Hindi pa kilala noon ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa ito nagpapahayag sa kanya. Sa ikatlong pagtawag ni Yahweh, muling lumapit si Samuel kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako. Sa pagkakataong iyon, naunawaan ni Eli na si Yahweh ang tumatawag sa bata. Kaya sinabi niya, mahiga kang muli at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig po ang inyong lingkod. At muli niyang nahiga si Samuel. Si Yahweh lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Maglaan po tayo ng kaunting katahimikan upang pagnilayan ang ating salitang napakinggan.
sa punto pong ito ay hayaan ninyo na ipakilala ko sa inyo ang ating panauhin sa hapon na ito na magiging bahagi ng ating online usapang bukasyon. Siya po ay walang iba kundi ang ating minamahal na Youth Director, ang Youth Director ng Diocese of Imus, at siya rin kasalukuyang pura paroko ng parokya ng Mesa Señora del Santísimo Rosario sa Lantik, Carmona. Walang iba, minamahal natin si Father Orly Jimenez. Father Orly, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Father Randy. Magandang hapon, Earl at Carlo, at sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Magandang hapon po, Father Orly. Welcome po. Salamat po. Salamat po, Father Orly, sa inyo pong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Kayo po ang kaunahan naming panauhin sa programang ito na online usapang bukasyon. Sa hapon pong ito, mga kapatid, Earl, Carlo, Father Orly, kasama ang mga kabataan at mga nakikinig at nakikilakbay sa atin ngayon, ay atin bibigyan pag-inilay at pag-uusap at pagbabahaginan ang tungkol sa kwento ng ating mga simulain. Mahalaga po sa kwento ng bukasyon ay umabalikan natin palagi kung paano nagsimula ang mga mumunting pamamaraan ng Diyos ng kanyang pagtawag sa atin. Alam niyo po, Father Orly, Earl, and Carlo, kapag binabalikan ko ang kwento ng aking simulain, ay lagi akong iniuwi nito sa aking pamilya, lalo na sa paghuhubog ng aking mga magulang na noon pa man, dahil sa ang tatay ko ay isang mangingisda at ang nanay ko ay isang nagtitinda ng isda, lagi nilang sinasabi sa amin na kami ay laging nakakaraos dahil sa awa at habag ng Diyos. Kaya napakahalaga para sa kanila ang laging pagkilala sa mahalagang bahagi ng Diyos kung bakit nagagawa namin makaraos sa buhay. Kaya nung bata ako, dahil sa lagi ko naririnig na, o anak ha, lagi kang magdadasal, kapag tayo nagsisimba, tahimik, makikinig kay Father na nagmimisa, dahil may tiyo din po akong pare. Doon ko nakita na yung unti-unting pagpapakilala ng aking mga magulang ng mga bagay tungkol sa Diyos ang nagbigay din ng kamulatan sa akin upang kilalanin ng Diyos na ito na ngayon ay aking pinaglilingkuran. Ikaw naman, Earl, ano ang kwento ng iyong simulain? Naalala ko po, Father, no, kasi ako po ay lumaki sa tapat ng simbahan dito sa parokya namin sa Mahal na Birhen ng Candelaria. Silang ay alam po, sinasama ako parati ng lolo ko sa Adoration Chapel, no, kahit palaro-laro lang po ako dun sa mga luhuran, no, ng Adoration Chapel namin, ay para bang yun ang naging playground ko, no. At natatanda ko po na sinasama rin ako ng nanay ko, no, sa tapat ng simbahan ako natuto mag siguro unang maglakad, no, makapag bike, at nagmamasdan ko yung mga santo, no, sa retablo namin, at parating merong pagtatanong, no, sino ba tong mga nakatingin sa akin. Siguro po sa ganoong munting proseso ay yun ang mga simulain ng bokasyon, kung bakit ako tinawag ng Diyos at kung paano ko rin nakilala ang Diyos, no, sa isang munting pamamaraan. Salamat, Earl, no. Ipakinggan natin si Carlo. Ako naman, Father, ang kwento ng aking bokasyon ay nagsimula din sa pagkabata. Lumaki po ako sa isang napaka-religious na family. Ang aking lola ay naglilingkod sa simbahan. Ang aking ding mga magulang ay napaka-active sa simbahan. At naalala ko noon, dahil yung aming parokya ay isa sa mga parokyang palaging pinupuntahan ng mga seminarista kapag sila ay nagkakaroon ng apostolate. Palaging mayroong mga seminaristang pumupunta dito sa aming bahay, doon sila nagpapahagi na ng salita ng Diyos, at doon sila nagkakaroon ng iba't ibang activities, no, lalaan po para sa mga kabataan. At doon ako napukaw, doon ako natuwa, dahil parang natuwa ako na, wow, may mga seminarista na pumupunta. At natuwa rin po ako kasi naalala ko, Father, ang aking pagsisimula talaga sa bokasyon ay parang paglalaro lang. No, naalala ko noon na ang mga kalaro ko ay mga pinsan, at ang laro namin noon ay misa-misahan. So ako po yung gumaganap ng arena pare, tapos meron kaming maliit na lamesa na nagsisilbing altar, tapos yung coke,
yung mga biskwit, talagang parang kumari, kinoconsecrate namin, kinoconsecrate ko, tapos ipinibigay ko doon sa mga pinsan ko naman na nagsisimba sa aking mga kalaro. At doon po, Father, no, doon lumalim yung aking pagkamangha, yung aking attraction dito sa isang bukasyon. At unti-unti, ito yung bukasyon na nais kong tahakin ngayon sa aking buhay. Salamat, Carlo. Siguro magandang bigyan natin ng pagkakataon ng ating panauhin sa hapon na ito at pakinggan ang kwento ng kanyang simulain. Father Orly? Salamat, Father Randy. Habang pinakikinggan ko yung bukasyon ninyong tatlo, no, yung simulain, biglang napaisip ako, no, sabi ko, ito ba'y sinadya na ako yung panauhin ngayon na kasama kong nagbahagi yung tatlong ito? Kasi yung sa akin, Father Randy, kabaligtaran kasi yung sa akin, ano, kumbaga ang aking yung description dito, kumbaga sa pag-ibig ay against all odds. Kasi kung yung simulain ninyo, religious ang inyong family, may impluensya ang mga magulang, baliktad yung sa akin. Kasi ay hindi religious ang aking pamilya. Hindi nga nagsisimba ang nanay at tatay ko. Kapag ka walang pasok, kinakailangan ako ay tutulong sa mga gawaing bahay. May bukid kami noon, kinakailangan sasama ako. Kaya lamang one time, sumama ako doon sa mga kaibigan ko, sa mga kaklase ko na magsimba. At doon sa simbahan, dahil napakabait nung pura paroko namin noon, si Father Oli Enovino, tapos si Anliit ko noon, grade 3 ako, para bang natuwa siya sa akin, naramdaman ko yung kakaibang saya. At talaga sasabihin ko sa inyo, iba yung saya na dala-dala sa akin sa tuwing ako ay titigil doon sa simbahan. Pupunta ako doon ng umaga, gabi na uuwi, pero pag uwi ng bahay, makakagalitan ako ng nanay ko at saka ng tatay ko kasi nga maghapon akong wala sa bahay. Kumbaga talagang aking bukasyon ay nagsimula dahil nakaramdam ako ng saya, nakaramdam ako ng pagmamahal, nakaramdam ako ng ibang fulfillment kapag ka nandun sa loob ng simbahan kahit na bata pa ako noon. Kaya kahit pinipigilan ako ng mga magulang ko na pumunta ng simbahan, tumatakas talaga ako. Kumbaga yung aking desire na maglingkod bilang sakristan o mga panahong iyon, ay talagang ipinaglaban ko yon, no? Ipinaglaban ko, tumatakas nga ako. Yun yung pagbabalikan ko, parang ang hirap ng simula ng aking bukasyon kasi wala akong support na nakukuha sa pamilya kasi ay hindi nga sila religious, hindi nila naiintindihan kung bakit ako nasa simbahan, bakit ako tumitigil doon, hindi nila naiintindihan yon. At very practical lang aking mga parents, kapag ka ikaw ay walang pasok, kinakailangan ay tumulong ka sa mga gawaing bahay, sa kung ano man ang pwede mong gawin, dahil hindi rin naman kasi ganong kaayos yung buhay namin doon. Kaya kinakailangan tumulong ka. Kaya habang pinakikinggan ko kayong tatlo, parang may ano, no, hindi ko alam kung yun ay kakulangan o kung yun ay malaking hamon sa akin kung bakit ako naging pari ngayon. Kasi nga, lagi kong naririnig sa mga kwento ng mga pari ngayon at ng mga seminarista, yung impluensya at inspirasyon ng mga magulang. Pero iba yung case ko kasi hindi nila nauunawaan at hindi sila sang-ayon na ako ay maging malapit sa simbahan. So, yun muna. At baka, so, yun yung aking, ano, no, yun yung aking bukasyon. Nga po. Siguro magandang pagkakataon para mas lalong lumalim yung ating usapan ay itong dalawa kong kasama na sina Earl at Carlo ay makapagbigay ng ilang mga tanong sa ating panauhin at sa gayon ay mas lalo pang yumaman yung ating pag-uusap. Sige, Carlo. Father, maraming salamat po sa pag-share niyo po, no, ng inyong vocation story o ng kwento po ng inyong simulain. At alam ko po, Father, na marami rin mga kabataan ang mga dumadaan sa pinagdaanan niyo din po sa similar na kwento rin niyo po. Father, matanong ko lang po, paano niyo po sinabi sa inyong mga magulang na gusto niyong pumasok sa pagkapari at paano naman po yung naging reaction nila doon po sa inyong pagnanais na tumugon sa bokasyon? Okay,
Nang makagraduate ako ng high school, ang nag-apply na ako sa seminary sa tulong ng parish priest namin, yung namayapang si Father Noni Tibayan, kasi siya yung parish priest ko. Eh, very active ako na sakristan. Kaya nga lamang, nung ako ay tanggap na, nung okay na ang lahat, nagpaalam ako sa amin, hindi ako pinayagan. So ayaw nila. During that time, ang kapatid kong panganay ay nagtatrabaho sa Saudi. Kasi, pangarap nilang ano eh, pangarap nila akong mag-aral ng ibang kurso sa labas. No, yun ang kanilang pangarap. Kaya nung hindi nila ako pinayagan, wala akong choice noon, kundi mag-aral sa labas. Kaya nag-aral ako ng nursing. Pero alam nyo, habang ako ay nag-aaral ng nursing, sa loob ng isang taon, halos araw-araw, ang ipinagdarasal ko talaga na sana huwag na akong tawagin sa pagpapari, huwag na akong tawagin sa seminaryo, kasi na-enjoy ko na din ang pag-aaral ng nursing. At saka para wala lang ang conflict sa pamilya. Kasi pinagsusumikapan nila akong makapag-aral, parang ang ano ko, sige, eto na, dito na ako. Total, nasimulan ko na rin naman, nag-e-enjoy na ako, okay na ito. Araw-araw, ipinagdarasal ko, Lord, huwag niyo na po akong tatawagin. Okay na po ako dito. Pero alam niyo, after a year, bumalik uli yung aking damdamin, yung aking pagnanais na magpari. Ang ginawa ko, bumalik ako sa seminary, sa OLP. Nabubuhayong sa OLP. Itinanong ko kung po pwede pa yung aking application nung nakaraang taon. Pwede pa naman daw. So sa madaling salita, tanggap na uli. Nung bumalik ako sa amin at nagpaalam ako, galit ang tatay ko, hindi niya ako kumikibo, umiiyak ang nanay ko, tumawag yung kapatid ko mula sa abroad at sinabi na huwag ako pumasok ng seminaryo, igagapang daw niya ako ng pag-aaral. Yun. So, to make the story short, pumasok ako ng seminaryo nang masama ang loob nila. Actually, iba talaga no, ibang aking vocation story. Masyadong melodramatic ang aking vocation story. In fact, talagang yung lahat ng aking mga kailangan ay ibang tao ang nag-provide kasi nga hindi ako susuportahan ng aking pamilya dahil ayaw nila. Pero yung grace ng Diyos, ano, yung bang sa dami ng mga taong natutuwa. Kasi ano ko eh, unang pari ako ng 13. Ano, madami, siguro baka may mga nag-attempt na noong una, pero walang nakatuloy. Kaya nung malaman nila, at ako ay kilala sa simbahan dahil bata pa nga ako inaando na masayang-masaya yung mga tao. Talagang sila yung nagtulong-tulong para ako ay mukhang napupunta si Father. Okay na po ba? Oh. Yun. Yeah, tapos, matagal ilang buwan na akong nag-aaral sa seminaryo, pero ganun pa rin ang kanilang damdamin. Kung meron lamang silang choice, ay gusto nila na ako ay hindi tumuloy sa buhay sa seminaryo. Pero naghatid ang buong pamilya ko, ha? Naghatid sila sa seminaryo. Noong inihatid nila ako, iyak sila ng iyak. Pati ang tatay ko, iyak ng iyak ang tatay ko. Gusto nila after na ako yung ihatid doon, gusto uling after noong misa. Di ba nagmi-misa muna usually, no, yung welcome. Gusto ng tatay ko, iuwi uli ako. Iuwi uli ako pabalik sa bahay. Kasi ayaw talaga nila akong iwanan. Talagang ano, alam mo, kung ang akin lamang damdamin ay 50-50 sa buhay pagpapare, hindi talaga ako matutuloy. Kaya nga lamang talagang ito ipinanindigan ko at ipinaglabang ko na mukhang ito ang buhay ko. Ano, na mukhang ito ang buhay ko. Kaya kahit ayaw ng mga magulang ko, ayaw ng mga kapatid ko, walang nakakaintindi sa akin kahit isa sa pamilya ko, ipinaglabang kong ito ay buhay ko at kung ito ay panawagan sa akin, ito muna ngayon ang tutugunan ko. Yun po. Salamat, Father. Nakakatuwang isipin na ang mga maraming salamat, kwento ng simulain ay hindi lang palagi dahil sa may ini-introduce sa iyo tungkol sa Diyos. Yung kwento ng simulain ay maari din sa isang mukha at larawan ng mga mapanghamon at mga
punong-puno ng masalimuot na pamamaraan bago makatugon sa panawagan ng Diyos. At kung titingnan natin habang nakikinig ako kay Father Orly, isang bagay na parang masasabi ko na gusto kong pick-upin bilang vocation director ng diocese na yung katotohanan na kapag talaga meron kang pagtingin sa bokasyon na ito, kahit na anong nangyayari, kahit na anong pinagdadaanan, kahit na anong sitwasyon, kahit sino pa ang humadlang, ay hindi ito mawawala basta-basta sa iyong kamalayan, sa iyong kaisipan. At ito ay maaring iisang tabi sandali, pero babalik at babalik ito. Lalo na kapag talagang may bahagi ng iyong buhay, lalo tigit ng iyong puso, na nagnanais na tumulungan sa panawagan ng Panginoon. Mga kapatid, magbabalik po kami sa pamamagitan lamang ng ilang mga patalastas at pagpapatuloy po tayo sa bahaginan kasama po ang ating minamahal na si Father Orly Jimenez. Babalik po kami ngayon okay. Dito sa ating online usapang bukasyon with Father Andy, Earl, and Carlo. At ngayon ay kasama natin ang ating panauhin si Father Orly Jimenez. Sa pagkakataon po ito, pagkatapos na makapagtanong ni Carlo, si Earl naman po ang magtatanong kay Father Orly. Father, muli po magandang araw po. Nakakatuwa po ito yung kinikwento niyo kanina. Talagang siguro po talagang misteryo ang bukasyon, no? Na sabi nga po, naalala ko sinasabi sa amin ni Father Sharky nung may human information po kami sa kanya ay bakit daw hindi yung kapitbahay ay Diyos, bakit ikaw, no? At parang despite no all oppositions, no, or the odds, ay talagang misteryo ang pagtawag ng Diyos. Ngayon, Father, gusto ko lang po itanong, no, ano yung nag-drive sa inyo, no, para manatili, no? Kasi nakwento niyo na talagang ayaw lang tumawag pa nga po yung kapatid niyo na sa ibang bansa, yung tatay niyo ay gusto na kayong dalhin ulit pauwi, no, after the mass, no, nung parang welcoming sa OLP. Ay ano yung nagpanatili sa inyo para talagang magpatuloy pa rin sa pagtugon sa bukasyong ito? Earl, kung babalikan ko yung mga sandaling yon, yung mga pagkakataong yon, at saka yung mga buhay ko noon sa OLP, kasi syempre batang-bata pa naman ako noon din, no? Fresh from high school, naka 1 year lamang ng pag-aaral sa labas. Kasi kung ang tanong noon ay ano yung nagpanatili sa akin, yung kakaibang saya, yun lang yung ano eh, no? yung kakaibang saya na ito yung buhay na gusto ko. Ang pag nag-groundworks kami sa seminary ng sama-sama, naglilinis sa CR ng sama-sama, kumakain ang dami namin sama-sama, tapos mayroon pa mang community night, masaya ako doon. Noong panahong yun, yun lamang, no? Yun lamang yung aking pinangahawakan. Ito yung gusto kong buhay, masaya ako dito, kakaiba yung pakiramdam, yun lamang. Siyempre, as time passes by, doon pa lamang unti-unti lumalalim yung gusto ko palang maglingkod, no? Gusto ko palang baka ito yung tawag ni Jesus. Pero kung babalikan ko yung mga panahong yun, yun lamang kakaibang saya, kakaibang fulfillment, kakaibang pakiramdam,
kapag ka nandun sa seminaryo, yun lamang yung nag-ano sa akin, nag-hold sa akin para sabi ko nga ay kahit ayaw nila, kinakailang ipaglabang ko itong gusto ko. Salamat, Father Orly. Father Randy, pwede bang mag-trivia lamang? Hindi ko lang matiis kasi kanina pang sumusuot sa isip ko. Si Earl kasi, ako ay assistant parish priest sa Silam. Napakaliit nito. Nakasalmi na. Nagsiserve sa misa. Tapos, ang liit-liit talaga niya. Tapos, makapal yung salmi niya. Tapos, lagi kong tinatanong, magpapari ka ba? Ay, ang liit niya. Siguro mga ilang taon yun. Baka mga 5-6 years old siguro. Tatanungin ko siya, magpapari ka ba? Tapos, lagi sinasabi niya, opo. Walang kagatul-gato lang. Sagot niya ganyan, opo. Ito na nga siya ngayon. Father Orly. Nagpapari na ako. Father Orly, anong pakiramdam na yung isang dati mong sakristan ay nasa seminaryo na ngayon at nasa theology na? Ang pakiramdam, edi mukhang matanda na ako. Nakakatuwa. Ano nakakatuwa? Kasi imagine, yung hindi ko ina-expect na aabuting. Yung gano'n, no? Parang kakaiba na ang liit-liit nito. Sasabihin ko nga, parang pag naging pare ito, hindi na uso ang pare. Pero ito ngayon, no? Diba? Laki-laki. Kaya natutuwa ako. Kaya nung nakita ko yun si Earl, sumusuot sa isip ko yun na hindi ko sabihin ngayon. ang kasama ko noon, na sakristan din si Gabo. Si Gabo, ang the late Gabo. Oo, yun si Gabo. Kung naaalala mo, Earl. Yun yung talagang kasama ko. Yun ang alalay ko. Yun ang kahit saan pumunta ako ay tagadala ng gamit, tagaano. Kaya nakakalungkot yung pagkawala ni Gabo. Na hindi man lamang natin na napuntahan dahil sa sitwasyon natin. Anyway, sige po, Father. Salamat, Father Orly. Napakinggan po natin, mga kapatid, Carlo and Earl, ang kwento ng simulain ni Father Orly, no? Na alam natin, mula nga sa mga ibinahagi niya sa atin, ay hindi ito naging madali. No? At yung, kahit yung sinasabi nga ni Father Orly sa atin kanina na yung kanyang mga magulang ay hindi naman ganong ka-religious, no? Kaya naging napakalaking hamon ito para sa kanya. Pero sa kabila ng lahat, napaka-misteryoso talaga ng palawagan ng Panginoon. Bakit? Kasi kahit na sa ganitong mga sitwasyon at pagkakataon, ay hindi ito nagiging hadlang para tawagin niyang isang tao sa ganitong klaseng buhay. Kaya nga siguro, Father Orly, ang buhay natin bilang pari, minsan pag pinagmamasdan ko yung mga inoordinahang pari, sabi ko, abay, kung hindi ka ba naman mapapaiyak sa haba ng mga pinagdaanan natin sa buhay simula pa nung tawagin. Tama. Parang isang pagkang isang bagong or inordinahang pari ay o isang inordinahang pari ay parang hindi naging napaka-emotional ay parang mapapaisip ko, teka, ano ba ang vocation sa Maribel? Pero sa totoo lang, kahit yung pinaka, parang hindi natin inaasahan niya yung magiging emotional, pero lahat halos ng inordinahan ay nakalaman ito. Tama. Sa makulay, makabuluhan, at masalimuot na paglalakbay. Pero dahil siguro din nga sa grasya ng Diyos na sinimulan niyang ibigay noon pa man, no? Sabi nga, itinatanim na noon pa man, ay inaani na lang natin pagdating ng kasalukuyan. Mm-hmm. Father Orly, pero alam mo, Father Randy, yes po. Father, yung naging hiwaga naman din itong aking bukasyon, alam mo ba, yung pagpasok ko naman sa seminaryo, siyempre paglipas ng panahon, unti-unti naman, dahil wala nang choice, unti-unti namang natanggap ng parents ko, no? Ito naman, yes, pagpasok ko ngayon sa seminaryo, ang naging dahilan para sila ay magsimula ng magsimba, ano, magsimula. Tsaka di ba, pag may mga parents day, alam, pumupunta sila, ano, yun naman, hanggang ngayon, nadala ngayon ng nanay ko na every Sunday, sumisimba, ano, yun namang, ano, hindi pa rin naging ganong ka-religious na sasali sa mga religious organization, pero at least yung pagpasok ko sa seminaryo, in a way ay kahit paano, naakay ko sila, para kahit yun man lamang every Sunday, ay maramdaman nila, mahalaga pala ang pagsisimba itong araw ng linggo. Na para sa pagdating ng ordination ay kayo din, no? Ang
pamilya din. At saka pagdating ordination, sila yung excited na excited. At ayaw pumayag, at ayaw pumayag na ang barong ay luma. Saka Father, diba minsan parang pag nasa seminaryo na yung anak, ayan, pag bago-bago, ano anak, ano ba, baka nabibigla ka lamang, baka gusto mo nang umuwi, ay anytime ay welcome ka. Pero pag unti-unti na nila nauunawaan yung kahalagahan nito, na-appreciate nila bago, syempre kapag meron din paraan ng Diyos na gumagawa siya ng pagkakataon para iparamdam niya yung kanyang pagtawag kahit sa mga magulang, ang nababago ang linya ng mga magulang, sasabihin, oh, anak, huwag ka nang lalabas dyan. Huwag ka nang aalis dyan. Tuloy mo na yan. Tapos ngayon, proud na, nung maging pare naman, ako sila naman yung proud na proud, ano, yung may, halimbawa, magpapacheck up sa ospital, pag-upo namin doon sa waiting area, pagka ilang minuto pa lamang, alam na ng buong halera na ako'y may anak silang pare, kasi kwento sila ng kwento, no, proud na proud sila, yung ganun, kaya nga lamang, talagang hindi ganun kadali yung aking pinagdaanan, ano, hindi talaga ganun kadali, kaya, ala, tuwing ito ay kinukwento ko, ngayon sabi ko lamang sa sarili ko, dapat pigilan kung umiyak ako kasi nakakahiya eh, no? Pero sa tuwing ito sa tuwing ikukwento ko, lagi akong naiiyak kasi pagbabalikan ko, hindi talaga ganun kadali ang bukasyon ko, no? Talagang, tapos ano pa ha, napatunayan ko din, Father, Earl at Carlo, talaga ang Diyos kapag ka tumawag, kahit na anong tago mo, anong ayaw mo, anong hindi mo, tatawagin at tatawagin ka pa rin niya. After ko ng theology, lumabas na ako kasi sabi ko ang buhay ko ay sa labas. Sabi ko, mukhang pag ako ay naging pare, ngayon, no, after ng theology, mukhang hindi ako magiging mabuting pare at ayoko ka ako noon. Kasi nagpare ako na pure naman yung intention, so lumabas ako. Ang sarap ng buhay ko sa labas, malaki ang aking sweldo, nakakain ko ang gusto kong kainin, napupuntahan ko ang gusto kong puntahan, nabibili ko ang gusto kong bilhin. Pero after din ng isang taon, ipinaramdam sa akin ng Diyos ay talagang ito yung buhay ko. Kaya yun, balik uli, di ang katapusan ay pare pa din. Na ngayon naman ay walang pagsisisi kahit na dumadaan tayo sa mga ganitong pagsubok. Pero siguro hindi tayo ganito katatag kung hindi tayo pare, ano, Father Randy, kung hindi tayo dumaan sa napakadaming formation, hindi siguro natin maiipakita din yung kahit kaunting kabutihan para makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Maraming salamat, Father Orly, sa iyong mga ibinahagi sa amin ngayong hapon. Pagkama tayo ay nag-uusap at nagbabahagihan tungkol sa kwento ng ating simulain, ay nakikita natin na simula kung bakit kailangan natin pag-usapan at pagbahagi na ng kwento ng ating simulain sapagkat dito natin makikita kung gaano naging tapat ang Diyos sa kanyang pagtawag. At ito ay isang bahagi na ng ating buhay na hindi natin pwedeng alisin sapagkat ito ang nagdulot din ng kulay at ng kabuluhan ng pagtugon natin sa ganitong klaseng bukasyon. Father, sa pagkakataon ito, nais ko pong ibigay sa iyo pagkakataon para sa mga huling pananalita, para sa mga nakikinig, nakikilakbay sa atin sa online usapang bukasyon na ito. Sige po, Father Orly. Sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood sa amin, lalo na po doon sa mga nag-iisip, nagnanais, at tila mayroong nararamdaman na sila ay tinatawag para sa pagpasok sa seminaryo. Siguro po, sa aking sariling karanasan na gusto kong yun din naman ang aking ibahagi sa inyo ngayon, yung bang kapag talaga alam natin na ang panawagan ng Diyos ay totoo, ang panawagan ng Diyos ay tunay, dapat ito ipaglaban. Ano, at the end of the day, buhay naman talaga natin to eh. Buhay naman talaga natin to. Kung pwede ko sanang pinagbigyan ang magulang ko na hindi ako pumasok dahil yun ang kanilang kagustuhan. Pero alam ko, pagdating ng panahon, baka ako din ang magsisi kasi hindi ko tinugunan yung tawag ng Diyos at hindi ko sinunod ang gusto ng aking puso. Pero dahil naging matapang ako, ipinaglabang ko kung ano ang gusto ko kahit alam kong masasaktan ang mga taong mahal ko, pero sabi ko nga, at the end of the day, buhay ko ito.
at ako ang magdadala nito, at may ipagmalaki ko din sa sarili ko na pinili ko kung ano ang tama, pinili ko kung ano yung gusto ng Diyos para sa akin. Kasi ngayon, kumbaga, I think 100% na naniniwala akong tinawag talaga ako ng Diyos. Ano, hindi ko ipinagsiksikan ang aking sarili. Ito talaga ay kanyang plano para sa akin na ngayon ay masasabi kong fulfilled. Hindi laging masaya, ha? Kasi di ba iba naman yung laging masaya sa fulfillment ng buhay. Ang buhay ko ay hindi laging masaya bilang pari, pero ito ay may fulfillment, mayroong kaganapan, nagiging ganap kahit hindi laging masaya araw-araw ang buhay. At yun ang isang bagay na ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Kaya doon sa mga nag-iisip na pumasok sa seminaryo, wala namang masama kung susubukan eh. Kung medyo 50-50, eh di subukan. Pagkalipas ng mga ilang taon at sa tingin natin na hindi naman talaga tayo para doon, hindi nasayang ang paghuhubog. Hindi nasasayang ang anumang natututunan natin sa loob ng seminaryo. Huwag niyo pong iisipin na kapag ka pumasok sa seminaryo, magiging pare. Hindi. Pero ang mahalaga pa rin, yung paghuhubog, yung formation na makukuha natin. Kaya kung mayroong kahit 25% man lamang, walang masama na ito ay subukan. Hayaan nating Diyos ang magpapalalim nito kapag naandoon na tayo sa loob at matutuklasan natin kung tinatawag na ba tayong tunay o hindi. Salamat, Father Orly. Salamat po. At ngayon, maraming salamat po. Siguro maganda, Carlo and Earl, makapagbigay kayo ng ilang mga realizations kung nagpagninilay mula sa pagbabahagi ni Father Orly sa atin. Sige, Carlo. Father, no, maraming salamat po Father Orly sa pagbabahagi niyo po ng kwento ng inyong bukasyon at kung paano po kayong nanatili sa kabila ng napakaraming hadla o hamon na kinaharap ng inyong pagtugon sa tawag ng Diyos. Father, siguro para sa akin, Kuya Orly, ang isa sa mga natutunan ko na pulot kong aral doon sa binahagi ni Father ay yung palagi pa rin ibigay sa Diyos yung pagtugon, palagi pa rin ibigay sa Diyos yung sarili, ibigay pa rin yung pag-oo sa bukasyon, kahit na maraming pagdududa, kahit na maraming hamon at maraming hadlang. Dahil tunay nga po naman ang napaka-misteryoso ng pagtawag na ito, ng pagtawag sa bukasyon, at ito isa rin biyaya na ating dapat ipaglaban, alagaan at mahalin. Ano po? Yung po yung aking mga realizations na napulot mula po sa ibinahagi ni Father Orly. Salamat, Carlo. Ngayon naman si Earl. Father Orly, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. Alam ko sa trivia niyo, no? Na ngayon natin nga, maliit pa ako at ngayon na baka mas malaki pa po ako sa inyo. siguro po, ang buhay talaga sa seminaryo no, bilang isang hinuhubog ay hindi naman po talaga madali. Hindi naman talaga madali. Pero ipagkakaloob ng Diyos ang kasiyahan. No? Ang kasiyahan. No? At siguro sa pamagitan ng ganoon ay yung pagpupulan ng Diyos ng kasiyahan sa gitna ng maraming pag-aalinlangan, no? Pagsubok, kahirapan, no? Ay dahil ang Diyos ang nagkakaloob no, ng bukasyon ay ang Diyos din ang magbibigay no, ng malalim na kasiyahan na hindi maibibigay ng mundo no, para sa atin. At siguro po para sa mga nanonood sa atin, ito ay isang oportunidad no, na tuklasin. No. Yung katulad na sabi ni Father Orly, kung 25% man lang yan, kung 50%, why not grab the opportunity no, to know and discover the vocation. At kung pumasok at kung lumabas ay wala namang mawawala dahil ito ay isang paghuhubog, hinuhubog tayo bilang isang tao na ang buwaran ay si Jesus. Salamat, Earl. No? At kung kayo po ay may mga katanungan na sumagi sa inyong isipan at nais niyong iparating sa amin dito sa online usapang bukasyon, ay malaya po ninyo na maipapadala ito through private message dito po sa Facebook account ng Ministry ng Bukasyon. At sisikapin po namin na sagutin sa mga susunod po nating episodes or segments.
Muli, Father Orly, maraming salamat sa oras mo. Salamat po. Isa pong biyaya na makalakbay kayo sa ganitong klaseng pagsisikap ng ministry ng bukasyon. Si Father Orly po ay hindi iwalay sa ministry ng bukasyon sapagkat naging bahagi siya ito at patuloy na bahagi ng ministry ito sapagkat ang ministry ng bukasyon at ministry sa kabataan ng Diocese of Pinos ay laging naglalakbay ng magkasama. Kaya siya ang naisip natin na una natin anyayahan sa ganitong bahagi. Father Orly, nais namin tingin ang pagbabasbas bilang pagtatapos sa ating bahagi na ito. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming maraming salamat po sa napakagandang oportunidad na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming maraming salamat po sa napakayaman ng mga karanasan namin sa paglalakbay namin sa pagpapari. Nawa po ang ginawa namin ito ngayong hapon ay tunay na makapagbigay ng inspirasyon, makapagbigay ng aral, at makahikayat pa sa maraming mga kabataan, lalo na sa mga kalalakihan, na subukan at tugunin ang iyong panawagan. Nawa po sa pamamagitan nitong usapang bukasyon, na ngayon ay kanila ng mapapanood at mapapakinggan, ay lalo pang dumami ang mga kabataan na magnais na subukan ang buhay paghuhubog sa seminaryo. Nawa po'y patuloy mo kaming gagawing instrumento ng iyong pagmamahal at gawin mo po sana kami bilang mga daan ng pagbibigay pa ng inspirasyon at pag-asa sa lahat ng tao, lalo't higit sa mga kabataan. At sana po sa kabila ng aming pinagdadaanan ngayon sa pandemyang ito, patuloy pa rin maging matatag ang aming mga bukasyon at ang aming pananalig sa iyo. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pamilya ng makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa lahat ng ito, lagi po nating tatandaan, mayroong bukasyon kung tawagin. Lipo, ako po si Earl Tan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Ako po si Carlo Malaluan, ang inyong kalakbay sa pagtugon. Father Randy De Jesus, ang inyong pong kalakbay sa pagtugon. Stay at home. Stay safe. Stay with Jesus. I love bukasyon. Bukasyon. God bless you po at maraming maraming salamat.